meron ako napanood na video, mga kaibigan. Ang tindi. So, ang reaksyon ko sa video na yon ay napakatalino mo. Sir Ted Filon, yan. Saludo ko sa iyo. Ang galing ni Sir Ted. Yung mga tanong niya, kasi may bagong memorandum ang LTO, kung hindi niyo pa alam. So, ang bagong memorandum, ang sinasabi dito, pag ikaw ay nagbenta ng sasakyan, halimbawa, binenta ko yung sasakyan ko, tapos sa loob ng 5 working days, dapat may report ko sa LTO na binenta ko itong sasakyan na ito kay ganito. Pag hindi ko nagawa yun, magmumulta ng 20,000 pesos. Kung hindi mo alam na nangyari ang bilihan, itatag nila yon sa iyong lisensya. At kapag nagparenew ka ng lisensya mo, magugulat ka na lang na meron kang fine na penalty na 20,000 pesos. So yun daw ang way nila para ipaalam na ikaw ay may penalty. Iaano sa lisensya mo. So sabi ni Sir Ted Filon, paano naman po yun sa buyer? So yun ang responsibilidad ng seller. Within 5 working days, ipaalam sa LTO na ako po ay nagbenta ng sasakyan. Ito ang ORCR, deed of sale, IDs nung nakabili at ID ko. No? So, yun ang para sa seller. Para sa buyer naman, ano daw ang requirement o ang responsibilidad ng buyer? Ang buyer naman ay sa loob ng 20 working days, kailangan daw niya ilipat sa kanyang pangalan yung sasakyan. Pag hindi niya nagawa yun, multa din siya ng 20,000 pesos. Grabe, no? 20,000 pesos. Sabi ni Sir Ted, saan niyo kinuha yung ganong kalaking number? Bakit hindi 2,000? Bakit hindi 5,000? Parang ganun, no? Sabi niya, bakit 20? Ang laki naman nun. So, naguluhan siya, may mga katanungan siya na yun din yung tanong ko sa isip ko. Sabi niya, paano yung mga transaksyon na naganap nung panahon na hindi pa uso yung ganyang batas? Sabi ni Sir Ted. Yun din kasi yung tanong ko, paano yung mga naibenta ko nung nakaraang mga taon na hindi pa yan na-aprubahan yung batas na yan at nakapagbenta na ako. So, lampas na yung 5 working days, hindi ako nakapag-report sa LTO. So, 20 mil na yun. Sabi ni Sir, kasi sa yan ba ay retroactive? Ibig sabihin, walang ano yan. Simula pa noon, yung mga transaction pa noon. Hindi yan for 2024 lang na transactions. Dala pati yung mga luma. Oo daw. So, natatawa si Sir Ted. Kasi nga, parang ang hirap noon ah. Paano yung mga transaction na naibenta ko? Sabi niya, yung kotse ko, naibenta ko, tapos patay na yun na pagbentahan ko. So, wala na yun. Diba? Nakalipas na. So, yun din yung mga tanong ko, paano yung mga sasakyan ko na naibenta ko last year? O nung mga nakaraang taon pa. So, kung 20 mil kada isa, halimbawa, kung 20 sasakyan yung naibenta ko, times 20, or sabi ni Sir Ted, sabi mo na lang, 5. So, 100,000. Hindi kaya pagmulan pa yan ng, pag-ugatan pa yan ng korupsyon, na sabihin sa iyo ng taga loob na, sige, kung ayaw mong 100 ang bayaran, bigyan mo na ng 20 mil. Anong pipiliin mo? 100 o 20? Siyempre, yung 20 pipiliin mo. So, ano na lang yun? Ibubulsa na lang. So, baka pagmula ng korupsyon. Sabi ni Sir Ted, alam naman natin na mali yun. Pero, yun kasi yung nakasanayan. Kaya, mahirap. Sa tingin niya, mahirap daw. Lalo yung ganyang walang cut-off. Kung ano lang yung mga lumang transaksyon, kasama sila. Hindi yung pang 2024 lang. Ang hirap, no? Ang hirap. Lalo yung mga nagba-buy and sell. Paano yung mga buy and sell? Yung 5 kotse na bibenta sa isang linggo. Diba? So, kailangan yun. Maano nila yun. Ma-update nila yung kanilang mga binentahan. Uy, palipat nyo na. Pag hindi, 20 million kada isa. Yari, diba? So, ang magiging judgment daw ay case-to-case basis. Sabi ni Sir Ted, yun nga eh. Case to case, sino ang mag-judge kung ito ay yung case mo dapat palusutin o hindi? Meron daw tagaloob na mag ano nun, hahatol. So yun, natatawa si Sir Ted kasi nga parang ang labo eh, mahirap.
Sabi niya, hindi pati yung mga transaction noong 1985 kasama dyan. So, penalty na sila. Paano nyo sila mape-penalize? Sabi niya, yung lisensya mo daw, lalagyan daw ng tag na ikaw ay merong penalty. May number ka kasi doon, pag kumuha ang lisensya, tsaka email ad, doon daw sasabihin sa'yo na ikaw ay magbabayad ng ganitong halaga. Kung hindi, pag-renew mo, magugulat ka na lang, boom, meron ka na nakapatong na 20,000. Magbabayad ka. So, sabi ni Sir Ted, mahirap. Mahirap ipatupad yung ganyan. Kasi nga, maraming aalma. Sa comments pa lang nung kanyang video, marami na. So, isa na rin ako doon na parang, paano nga yung mga nabenta ko dati? Napakahirap nga naman nun. So, sa tingin ko, sa aking opinion, maganda nito. Kasi parang pag-aaralan pa daw nila yun eh. Sabi ni Sir na taga LTO, yung mga points daw ni Sir Ted ay maganda. Pag-uusapan daw nila yan. Sabi ko, sa isip-isip ko, ang maganda rito, isabay sa rehistro. So kung gusto ninyo na wala ng open deed of sale or wala ng tao na gumagamit ng sasakyan na hindi nakapangalan sa kanya, so ang gawin ninyo, sa tingin ko lang, isabay nyo sa rehistro. Halimbawa ako, nakabili ako ng Nissan Sentra na box type, 1990 model. Tapos nakapangalan pa sa first owner. No, parang dyaryo pa yung CR, yung typewriter pa ang gamit. Ang gawin ninyo, pag nagparehistro ako this 2024, isabay na ninyo yung change of ownership. No, di ba? And sa ganun, mauubos natin yung mga active na sasakyan, isa-isa, nalilipat sa pangalan ng mga new owners. No, so, isa na yon yung sa akin. Pag nirehistro ko ngayon 2024, diretso lipat na sa pangalan ko. So, isa na yon. Tapos yung mga magpaparehistro din, nakapangalan na sa kanila. Next year, 2025, puro nakalipat na sa pangalan. Yung mga active na sasakyan, no? Ipapatong nyo na lang yung transfer of ownership. Computer fee, yung mga ganyan. Yung mga PNP clearance. Isabay na lang natin. Kung halimbawa, 3-5 ang normal na parehistro sa mga light vehicle, hindi ipatong mo yung transfer of ownership. Sa ganun, napapatupad natin yung matagal ng mga hindi nakapangalan, eh, maililipat na sa pangalan nung talagang owner ngayon. Yun ang naisip ko lang, ha. Baka sakali. Maliban na lang kung yung penalty talaga ang ano, ang hinahabol. Kasi madami talagang magbabayad ng penalty kapag pinatupad na talaga yan. At talaga namang pwede rin yung pagmula ng korupsyon. Kasi nga, case-to-case basis ang sagot. Yun ang magiging basihan. Kung ikaw ba'y magbabayad ng 20, kung valid ba yung reason mo, ba't di mo nasabi? O hindi valid yung reason mo? So, kung gusto mo, buy and sell ka, 5 lang nabenta mo, 100,000 ang penalty mo, sige, abutan mo lang akong 20, okay na yan. Valid na yung reason mo doon sa 5 unit. So, parang yan yung ibig sabihin ni Sir Ted Pailon. Baka pag-ugatan ng corruption. So, yun din yung naisip ko. Kasi nga naman, kung ako papipiliin 100K o 20K, edi 20K. Tapos na. Hindi na madadali yung lisensya ko. Kasi nga naman, mas maliit yun, 20K. Kahit sino naman siguro tanongin mo. 100 versus 20 na penalty. So, yun lang. Para sa akin, sa tingin ko lang, ano sa tingin ninyo? Sabay na lang sa rehistro, no? Yun yung naisip ko. Pag pinarehistro ko ngayon yung mga kotse ko, dagdagan nyo na lang yung bayad ko, tapos diretso ilipat nyo na sa pangalan ko yung sasakyan. Sa ganun, lahat ng sasakyan ko, nakapangalan na sa akin next year, di ba? Tapos pagka-print ng OR na 2024, print nyo na rin yung CR na 2024. Tapos, ang problema. Lahat ng sasakyan ko, nakapangalan na sa akin. Yun lang. Yun lang para sa akin. Kayo, ano sa tingin yung effective? Sa palagay ninyo na pwede mong gawin natin doon sa bagong memorandum.